Nagbabala ka na sumali sa networking kaso hindi mo alam kung anong kumpanya yung sasalihan mo? O kung ikaw naman na isang kabilang na sa network marketing kaso nga lang, kahit na legal, maganda yung product, sikat yung kumpanya na kinabibilangan mo, ay hindi ka pa rin kumikita. So kung ikaw yung nabanggit ko, panoorin na tapusin mo ang video na ito dahil sa video na ito pag-uusapan natin yung limang bagay na kailangan mong ikonsidera bago ka pumili ng isang maganda at tamang network marketing company para sa'yo. Kung sakasakaling hindi mo pa alam, ang network marketing industry ay nag-e-exist na dito sa buong mundo for the past 80 years. So ibig sabihin, itong network marketing ay mas matanda pa sa atin. So napakatagal na ng industriya na ito. Kaya kung may mga tao na nagsasabi na illegal yung network marketing industry itself or yung multi-level marketing o MLM na kilala rin sa ganung tawag, kung sasabihin nila na illegal to, hindi nila alam kung anong sinasabi nila dahil 80 years hindi to magtatagal ng ganung katagal. So, meron talagang mga tao na nagte-take advantage sa network marketing industry at dahil sa mga scammers na ito at mga unethical networkers, pumapangit ng pumapangit yung imahe ng network marketing dito sa Pilipinas. Pero yung network marketing system itself, hindi siya illegal. Legal talaga siya. Meron lang talagang mga tao na nagte-take advantage o yung mga tinatawag ko na nga na mga scammers at mga unethical networkers, tinatake advantage nila yung industriya ng network marketing para manloko ng mga tao. So, itong video na ito ay makakatulong rin sa'yo para makaiwas ka sa mga ganong klase ng tao. So, ano nga bang purpose ng network marketing? So, napakasimple lang naman ang business model ng network marketing. From the supplier, kung saan gumagawa ng mga products, to the consumers o yung mga taong bumibili. Sa typical na business kasi, from the supplier, yung middleman usually, yun yung mga taong nagpo-promote. Like mga artista na binabayaran nila para lang gamitin yung product nila at lumabas lang ng ilang segundo sa TV para bilhin ng mga tao yung produkto na ino-offer nila o binibenta nila. Ngayon, ang ginawa ng network marketing, tinanggal nila yung mga artista na yun na binabayaran nila ng million-million. Like, halimbawa, iisa, dalawa, tatlong artista na binabayaran nila ng ganung kalaking halaga, pinalitan nila ng mga ordinaryong tao katulad natin para tayo na lang yung magpo-promote at babayaran nila tayo through commission or per sale. So, sa pamamagitan nun, mas madali rin nilang matatrack kung talaga bang nakakabenta yung product nila sa pamamagitan natin. So, yun yung pinaka-basic na pinaka-simple na ma-explain ko sa inyo pagdating sa sistema ng network marketing. So, nadagdagan na lang siya ng mga another compensation plan like multi-level or nagkaroon yan ng mga rebates, overrides, etc. Pero hindi ko na yun tatalakayin dito kasi masyadong hahaba itong video na ito. Ang purpose lang naman talaga ng video na ito ay malaman mo kung paano ka makakapili ng tamang kumpanya para sa'yo. Okay. So, pag-usapan na natin yung limang bagay na tinutukoy ko. So, unang-una sa lahat, syempre, pinakang obvious ay kailangan legal yung kumpanya na sasalihan mo. Kompleto ng mga papeles, may opisina para hindi ka nila basta-bastang matatakbuhan. Importante na i-research mo kung meron talaga silang mga legal na papeles. And especially, para maraman mo rin kung legal talaga itong kumpanya na ito, isa sa mga tip din ay meron silang tangible product o yung produkto na nahahawakan. So for example, usually pinaka-typical na product ng isang network marketing company ay yung mga health and beauty products. Kailangan meron silang produkto, hindi naman necessarily health and beauty products ha. Pero kailangan silang meron silang produkto na nahahawakan mo. Okay, meron kasing tinatawag na digital products. Ngayon, itong mga digital products naman ito ay legal naman ito. Kaso nga lang, nagiging illegal siya kapag hinahaluan na siya ng network marketing or hinahaluan na ng compensation plan ng network marketing kung saan pag nag-recruit ka, kikita ka. According sa SEC, illegal yun kasi walang produkto na nahahawakan. Walang legitimate na produktong kapalit. So, sa kasalukuyan, na ginagawa ko itong video na ito, May 2021, ay illegal pa rin ang isang kumpanya kapag ka sila ay nag-operate as network marketing pero yung ino-offer nila is digital products daw. So, ulitin ko yung mga digital products, legal yan. Kasi katulad ng mga games, yan ang pinakang typical na digital product na binibili ng tao. Halimbawa, kung ikaw ay nag-ML, di ba? Hindi ako nag-ML by the way. Bumibili ka ng mga skins, di ba? Nagbabayad ka, pero wala ka namang produkto na nahahawakan. Nakikita mo lang sa iyong mobile phone. That is a form of digital product. So marami pang ibang example, mga applications, mga softwares, mga music, mga kanta na binabayaran. So, yun yung ibig sabihin ng digital product. Uulitin ko, nagiging illegal siya pag hinahalo na siya sa network marketing. Ngayon, para malaman mo kung legal talaga yun, is importante, meron talaga silang tangible product. Merong produkto na nahahawakan na pwede mong ibenta. Kasi kapag ang isang kumpanya, ang tanging paraan para kumita ka sa kumpanya na yun ay magre-recruit ka lang, yun na yung tinatawag na pyramiding scheme. What? Kumikita lang sila sa pamamagitan ng pagre-recruit sa
ibang tao. So kung wala ka nang mare-recruit, hindi ka nakakita. Unlike sa isang legitimate na network marketing company na kapag meron tangible product, kahit hindi ka mag-recruit, pwede ka pa rin kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng products na yun. Isa pang warning na kailangan mong maunawaan, hindi porket ang isang kumpanya or isang network marketing company ay sikat, marami na kakakilala, eh kikita ka na. Okay, hindi basihan yun sa pagkita mo. Kasi maraming mga network marketers na kabilang sa mga napakalalaking kumpanya, napakasikat na mga kumpanya, pero hindi naman kumikita. And worst, nababaon pa sila sa utang. So, isa na ako doon dati, way back 2015. Kabilang rin dati ako sa isang sikat na kumpanya, malaking kumpanya, kaso nga lang, sa halip na kumita ako, eh, mas nabaon pa ako sa utang. Kumita naman ako kahit papano, pero mali-mali kasi yung mga tinuturo sa akin, and at the same time, puro unethical strategy pa, tinuturoan pa kami magsinungaling at manloko sa mga tao para lang makapagpasali at kumita kami. Kaya, kinarma din ako. So, nabaon ako sa utang ng dahil doon. So, hindi porket sikat ang kumpanya, uulitin ko, eh, kikita ka na. Marami rin akong mga members under my team na nanggaling rin sa mga ganung klase ng kumpanya. And ako personally ngayon, kabilang ako sa isang kumpanya na hindi sikat, baka kapag binanggit ko sa'yo, eh, hindi mo alam kung anong klaseng kumpanya yon, pero kumikita kami. Okay, kumikita kami ng passive and ang ganda ng income namin dito sa kumpanya na ito. So, i-discuss ko rin sa'yo yung mga susunod dun sa 2 to 5 kung bakit ganun yung nangyari. Pero huwag ka mag-alala, hindi ako magpo-promote ng company dito. Pananatiliin ko na non-biased itong video na ito. Number 2, kailangan ay at least 5 years pataas na yung kumpanya na pipiliin mo or sasalihan mo or kinabibilangan mo para masabi natin na stable na talaga na kumpanya yan. Kasi usually na mga network marketing company nagsasara sa first 3 years nila sa business or sa market. Kaya napakalaking risk para sa'yo, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan, kung sasali ka dun sa mga pioneer company na tinatawag. Not unless ikaw ay isang veteranong networker na nakaya mo talagang mag-bid, highly skilled, highly experienced. Potential talaga, malaking chance na kikita ka pa rin. Pero kung ikaw ay ganong klase ng network marketer, malamang sa malamang hindi mo pinapanood tong video na to kasi hindi mo na to kailangan. So, kung ikaw ay baguhan, namimili ka pa lang na network marketing company, or nagbabalak ka na humanap ng ibang network marketing company kasi hindi mo nagugustuhan dyan sa kumpanya mo, eh maghanap ka ng at least 5 years pataas para masigurado mo na credible and stable. Kasi ang hirap bumuo ng grupo sa isang kumpanya tapos pagsasarahan ka lang. Ako mismo na experience ko yung ganun and sobrang sakit kasi ang hirap-hirap mag-recruit ng mga members sa ethical na paraan tapos mag-build, tapos mag-keep, tapos pagsasarahan ka lang pala ng kumpanya. Kaya masakit yon. Huwag nyo na sanang hintayin na maranasan nyo pa yon. Kaya kung pipili ka ng kumpanya, make sure na stable na 5 years pataas. Number 3, kailangan meron siyang maganda at affordable na product. No, hindi naman kailangan na world class pa yung product kasi usually kapag world class ang isang product, eh napakamahal niyan. So hindi naman kailangan sobrang ganda pa. Ang importante gumagana. Okay, ang importante effective siya. Hindi kailangan na number 1 best in the world 'yan. And kaya nga nabanggit ko na maganda at saka affordable na product kasi para mas madali mo siyang maibenta. Napakaraming network marketing companies na overpriced yung product nila kaya yung mga members hirap ang hirapan na maibenta yung product nila. And napakalaking factor din kasi talaga pagdating sa pricing, mas lamang talaga yung mura na product pero quality naman kumpara dun sa mga oversized na product na mas maganda kuno. So wag ka lang tumingin base sa kung ano napakaganda daw ng product, alam, bumubuhay ng patayan or whatever. No, huwag ka lang tumingin sa ganun. Tingnan mo rin yung price niya kung kaya mo siyang maibenta. Kasi especially sa market natin dito sa Pilipinas, eh, mas maraming tao yung ang price range na kaya nila is 1,000 below na mga products. So kung kaya mong humanap ng ganong klase ng company na may magandang product, no, medyo challenging to kasi pag mga lower price points din, eh, madalas eh, hindi rin ganong kaganda yung quality. Kaya hanap ka talaga ng company na ganun. So para malaman mo ang quality ng isang produkto, lalo na kung mura lang siya or 1,000 below, pwede kang bumili para masubukan mo mismo kung okay yung produkto. Just make sure na FDA approved yan, talagang legal yung produkto para masigurado mo yung safety mo, especially kapag yan ay mga health and beauty products or cosmetics, no, na nakaka-apekto sa kalusugan natin, eh, kailangan aprobado siya ng FDA. So ulitin ko, napaka-importante nitong part na ito, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan or wala kang experience sa pagbebenta o mahina ka sa pagbebenta, napaka-importante na pipiliin mo na produkto ng isang kumpanya ay yung maganda, hindi kailangan na perfect, quality, effective, and at the same time, may murang price point, at least 1,000 below o 1,000 pababa para hindi ka mahirapan sa pagbebenta. Dahil yun yung isa sa mga nagiging rason kung bakit maraming mga network marketers hindi makabenta ng product nila kasi overpriced masyado yung products. Number 4 ay may maganda dapat itong compensation plan. Ngayon, pagdating sa compensation plan, walang perfect na compensation plan. Okay, itong sasabihin ko sa iyo ay personal preference ko na lang pero hindi ibig sabihin ay yung sasabihin ko sa iyo yung tama. Okay, personal preference ko lang ito. Now, pagdating sa compensation plan, dapat nire-reward equally or at least equally
ang isang seller at ang isang builder. Okay, hindi dapat yung compensation plan naka-focus sa recruiting lang or nire-reward lang is yung mga recruiter lang. Kasi kapag ka ganun, katulad nung nabanggit ko kanina, ikinukonsider na ni SEC yan as pyramiding scam. Kapag naka-focus siya masyado sa pag-re-recruit. Kasi ang original naman talaga na purpose ng network marketing, katulad nung nabanggit ko kanina, ay para mas madali na ma-push o maibenta yung mga product. Okay, hindi makapag-recruit. Na-realize na lang nila later on na mas mabilis lumalaki yung income, mas mabilis nakakapag-build ng financial freedom kapag bumubuo ng grupo. And totoo naman, maganda naman talaga yon. Kaso nga lang, hindi dapat pa rin nakafocus sa recruiting lang. Kasi maraming network marketing companies, ang puro recruiting lang talaga yung tinuturo. At ang masaklap, dinidiscourage pa nila yung mga members nila na magbenta ng product. Isipin mo yon. Dini-discourage nila, naalala ko nung nagsisimula pa lang ako, nung mga time na dun kasi sa dating kinabibilangan ko na company ay hindi nire-reward compensation plan ng maganda yung mga nagbebenta ng products. So, ibig sabihin, sa compensation plan nila dati, eh, kikita ka lang pag nakabenta ka ng products, pero yung mga upline sa taas nila, hindi kikita sa'yo sa pagbebenta mo ng products. So, ibig sabihin, parang wala kang silbi sa mga upline mo, no? Hindi ka pagkakakitaan ng mga upline mo kapag nagbebenta ka lang ng products. So, dumating ako sa point na, nung napalayas ako sa amin, dahil nga sumali ako sa networking and kailangan kong kumita ng mabilis kasi nga wala akong kakainin eh kasi napalayas nga ako yung babayad pa namin sa renta etc. Kailangan kong mag-aral na magbenta ng product. So nag-trial and error ako kasi hindi talaga kami tinuturuan and dinidiscourage pa nga kami. And then later on natutunan ko na magbenta ng products. And alam mo yung malupit, sa halip na matuwa yung upline ko, nagalit pa siya. Dahil nagbebenta kami ng product, nagbebenta lang ako ng products. No? Kasi nga, hindi siya kumikita. Ang gusto niya, magre-recruit ako. Alam mo, narinig ko, one time meron akong narinig na training noon, na ang sabi nung upline ay, kung gusto mo lang naman magbenta-benta ng product, sana nag-ibon ka na lang daw. Isipin mo yung ganong klase ng thinking. Diba, dini-discourage nila yung mga member nila na magbenta ng produkto. Kaya, ang dami talagang nabuburnout ng mga network marketers. Ang daming hindi kumikita kasi masyado silang nakafocus sa recruiting. Uulitin ko, according sa SEC, kapag ka nakafocus masyado sa recruiting, kinukonsider na yan as pyramiding scam. Kaya dapat yung compensation plan na pipiliin mo ay nire-reward equally yung nagbebenta lang at nagre-recruit lang or yung ginagawa parehas. So, syempre, panalo doon yung ginagawa parehas. Ayun yung hanapin mo. Hindi masyado nakafocus sa recruiting, hindi rin naman super nakafocus sa selling. May magandang combination yung dalawa. Okay? Pero sa totoo lang, mas maganda kung yung isang company is nakafocus talaga siya sa selling kasi yun yung original na purpose ng network marketing. Pero legal pa rin naman sa SEC kapag may balance yung dalawa. Huwag lang magiging sobrang focus sa recruiting. So I hope nauunawaan mo na yun. So once again, walang perfect na compensation plan. Merong company na maganda yung compensation plan nila kumpara dito sa company B. Kaso sa company B, meron rin namang advantage sa compensation plan nila kumpara kay company A. So walang perfect na compensation plan. Uulitin ko, hanapin mo na lang ay yung equally nire-reward yung nagbebenta at saka yung nagre-recruit and yung ginagawa parehas. Okay, so I hope na intindihan mo yun. And finally, number 5, kailangan meron silang ethical na culture. Katulad na nabanggit ko before, kabilang ako dati sa isang kumpanya na sikat, legal, maganda, may magandang products naman, may magandang compensation plan kahit paano. Kaso nga lang, ang inayawan ko talaga dun is yung unethical culture nila. Okay, yung kailangan pang magsinungaling sa mga tao para lang mapasali yung mga prospect. Hindi na kinakaya ng konsensya ko kasi ang daming relasyon yung nasira dahil doon. Ang daming tao na nagalit sa akin ng dahil doon. Biruin mo ba naman, tinuturuan kami na kunwari daw, iimbitahin namin na parang job interview. Tapos pagdating nung kausap namin doon, may dala-dala pang resume. Yung pala networking yung... Di ba kahit sino naman maiinis? And actually, ganun din yung nangyari sa akin before ako sumali sa networking na kunwari i-interview na ako. Akala ko interview na ako sa McDo. Eh, nagkataon pa naman na nag-a-apply nga ako noon sa McDo. Tapos, pagdating ko doon, networking pala. So, na-disappoint rin ako. Kaso nga lang, pagdating nung time na sumali na ako sa networking, hindi ko na malayan, ganun na rin pala yung ginagawa ko. So, yun ang mga, isa sa mga reason kung bakit napakaraming tao yung galit sa network marketing nang dahil sa ganun. And fortunately, isang blessing in disguise din dahil nung nagkaroon ng pandemic, hindi na nila magawa yun. Or ewan ko kung ginagawa pa rin nila, sana hindi na. Pero malaki, sigurado ako malaki na bawas kasi hindi na pwedeng pumunta ng office, hindi na pwedeng mag-meet up, di ba? Ang hirap na, na may mga social distancing na tayo, kaya sana hindi na nila ginagawa yun. So yun yung reason kung bakit ako umalis dun sa company na kinabibilangan ko dati dahil sa unethical culture nila. Ayaw ko na umasenso
sa industriya ng network marketing, tapos kailangan ko manloko, mangapak ng maraming tao para lang makaakyat ako sa taas. Sabi ko nung mga time na yun, baka naman merong paraan para magawa mo yung negosyo sa ethical na pamamaraan na hindi mo kailangan gawin yung mga masasamang gawain na yun. And good news kasi meron talaga, dahil napatunayan ko na at nung mga leaders ko and even yung ibang mga networkers sa iba't ibang company na ginagawa itong mga itinuturo ko dito sa YouTube channel ko, nagawa na rin kumita, nagawa na rin maging successful sa ethical na pamamaraan na hindi kailangan manloko ng mga tao. So I hope marami kang natutunan dun sa lima na nabanggit ko. Ngayon ito yung tanong, kapag yung isang kumpanya na napili mo or nakita mo, eh meron ng limang bagay na yun, okay na ba? Pwede ka na bang sumali? Ang sagot ko ay hindi pa, okay? Hindi pa, kasi isa pa lang yan dun sa tinatawag ko na 5 M's of success. Okay, yung isa, yung number one na M is machine or yung company na sasalihan mo. Ito pa lang yung na-discuss ko dito sa video na ito. So kung gusto mo matutunan yung 5 M's of success, puntahan mo lang yung link na makikita mo sa ilalim nitong video nito, ito magpa-flash sa screen na link. Puntahan mo yan para mapanood mo, ma-access mo yung free online course na ginawa ko kung paano mo magagawa maging successful sa network marketing sa ethical at legal na pamamaraan gamit yung tinatawag ko na 5 M's of success. So that is a free training video and sigurado ako marami kang matututunan doon. So once again, puntahan mo lang yung link na makikita mo dito sa screen nitong video na ito. Question of the day, ilan ng network marketing company ang nasalihan mo so far? So i-comment mo dyan sa ilalim para at least may idea ko kung sino-sino sa inyo yung mga may marami ng experience sa network marketing at kung sino pa lang sa inyo yung mga baguhan. So I hope marami ka natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan mo siya, click mo yung like, i-share mo to sa mga networker friends mo o family, friends mo, relatives mo, or kung sino mang kakilala mo na nagbabalak palang sumali sa network marketing para makatulong tayo sa kanila at hindi na sila mabiktima ng mga scammers at mga unethical networkers. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito, hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayaw, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.